si Habos or si Xbot, yung ano ba to, si King Badger. Yung buhok na ano, na mukhang broccoli. Ayan si ano, si Habos. While on the other hand naman sa TNC, si Coach Leaf ba to? Ito may kulay no, buhok sa kaliwa. Oh, si Coach Leaf na matagal na rin sa scene. Pero eto na nga, tama mo na eh. Feeling ko may nahamanap ka lang doon sa camera nila kanina. Going back dito sa draft, PNK together with that Selena would be banned out as well. Vision Gaming para dito sa magkabilang team, ayaw nila yon. Pero Profi, with the current meta, sabi mo basang-basa na yung Anarchy. Sabihin mo, sino ba ang ibaban out nila for this? Teka, pag-iisipan ko muna. Kung Anarchy magbaban, no? Siyempre, ano ba yung mga ayaw nilang kalaban? Like, for example, Benedetta. Yan, may pwede nilang iban or i-open nila. And isa sa mga matinding idea for the Anarchy, malakas kasi yung mage support nila eh. Hindi yung kahinaan nila. So, wag na kayong magulat pagka nire-remove nila yung mga mages ng kalaban. Ang gusto ko lang sa Anarchy, nakakapagpasok sila ng Valir sa lineup. Mga ano, mga unusual heroes na hindi naman ganun ginagamit yet nanu-utilize sila. And I believe yung mga ganung idea hindi si Rob Luna ang may gawa. Diba? Tapos susunod dito ayun na, Johead Inales, the dynamic duo. They're going back to basic. Yan yung ano, sabi lang, wag na natin pakawalan yung mga usual na maaari natin makalaban. Kumbaga yung mga heroes na pwedeng makapag-set agad ng momentum early on. And together with that Eve, kahit na in-nerf mo pang Eve, depende pa rin to sa mastery ng hero. So might as well, tanggalin mo na rin. Going back, sino pa ba ang pwede nilang i-ban out? Matilda. Ay. Napakasakit sa ulo kapag yung Matilda nakapasok. Kasi, yes, as I did mention, pwede tong makagulo eh with a rotation. I love yung idea nga sa Matilda, no? Pero, at sa tagal na ng Matildas na pumapasok sa meta, ano ba usually sa tingin mo na ipangka-counter sa isang Matilda? Yung parang pinakamaganda to negate yung presence ng isang Matilda. Ano ba sa tingin mo, Gabe? Alam mo kasi Matilda, hindi naman yan papasok kung medyo tanky rin yung lineup niya eh. Like for example, Matilda, kung meron ka namang mga side lane na let's say Esmeralda, Paquito, Matilda, pag pumasok ka with that Circling Eagle or be it the Guiding Wind lang, susuntukin at susuntukin ka lang na isang Paquito na hindi mo namang gugustuhin. Ayan yung binanggit mo, kaka Matilda mo tuloy eh. Binan, shout out kila Iskamas, tsaka kila, no, kila Aaron Paul Gesmundo. Ayan, so check our pin comment guys. Sa mga bagong dating, again, this is the game number one between TNC versus Anarchy. First pick for the side ng Team TNC. Open ang Benedetta dito. Open din ang Saber. They're going in for a Benedetta. I mean, Paquito. Ayan, Paquito. Sa kabila, ano kaya sa tingin mo? Pwede sila mag... Pwede sila mag-Benedetta. Mm-hmm. Or pwede rin naman... pwede rin sila mag-Ling, per se, kung talagang confident sila with that. Kasi right now, hindi na masyado napipick ang isang Eudora given na Lunox. Na-nerf siya. Pero Lunox tingin as mo? Well, pwede rin pang Shred. Oh, sabi na, basang-base eh. Ramdam ko eh. Palabas pa lang yung Lunox, pero alam mo na, maglulunox. Diba? Ano kaya yung surprising factor na pwedeng ilabas dito ng Anarchy? Tignan natin kung pagpipick sila ng nabanggit mo kanina, Benedetta. Or ano isa? Your team is picking. Ayun na nga! Rob! Feeling ko, Rob, eh. Parang naisusulat, Rob. Nasa paper, eh. Then, textbook, no? Textbook. Textbook. Textbook move. Textbook move. Tsara kay Boss A. Tsara kay Miss Ray ng Anarchy. Eto naman, going back, as of now, so pwede kasing maging core hero tong Benedetta or pwede rin siya maging silent. Side lanes. Pero with that, look at that, Hayabusa plus Harley, ha-ha, combo. Medyo greedy ah, ang side ng TNC, which is, as of the moment, maganda. Tumatakbo yung drafting. Ay, da-ha. Kasi pag pumatay yan, papapatawa ka na lang, di ba? Yan yung pagka-kill, alis. Wala ka ng bawi. Pero sabi nila, paano mo na saber? Diba? May bawi din kami. Kung may pick-off, quick pick-off kayo using that Harley and Hayabusa, meron din kaming Saber dito na pansagot.
kita. So yun nga lang. Apart from that, syempre medyo ano rin yan eh, high risk, high reward. May kilala ako nag-saber kaso pinapasok yung apat. Ang nangyari, imbis na siya yung maging savior, eh siya ngayon yung nililigtas. Pero we are currently having our second phase of the ban. Sumasagot pa sa comment section talaga. Sabi ni Rob Luna, basang-basa eh, binanggit mo lahat ng hero. Di ba? Gusto mo talaga. Siyempre, ibaban dito ng kalap. Ayan, ang Kufra. Kasi sabi ng ano, na Anarchy. Alam mo, ayaw namin ng mga crowd control eh. Di ba? Tingnan natin kung ano'y sasagot pa dito ng ano, ng TNC. Knowing na may upper hand sila not only with regard sa mismong skill ng players, but yung experience kasi, di ba? Mm-hmm. Nakakatakot pag yung kalaban mo full of experience. Sa kabila naman sa Anarchy, nakakabigla. Yun yung difference nun. These kids, ano yung mga new kids on the block, maaari maglabas ng mga bagong heroes yan. Knowing na si Coach Rob, eh nandun sa side nila, pero feeling ko magtatanggal din ng Ling. Itong side ng TNC kasi nabanggit mo kanin. That's it? The Ling for the side ng TNC. So tinanggal na nga ang Ling dito kasi medyo ano eh, hasty pa. Pwede kasing maging greedy ang Anarchy, pwedeng maging three assassin lineup sila. Pwedeng yung Saber eh pang side lane pala. Oh. Whereas yung Benedetta could also be for that side lane. Pero with that, tatanggalin na nga ang Kaja sa side ng Anarchy and another ban as well for TNC. Dito for Anarchy, pwede rin sila mag sustainable side lane eh. Pwede pa sila mag Esmeralda. What do you think? Pwede silang tanky type Esmeralda. Ang iisipin muna natin dito is ano nga yung pinaka-tank na kukunin nila. Yan ang wala pa sila. They can still go for an Akai. Atlas? Ay, no. Medyo ano eh. Mahirap. Medyo mahirap mag-Atlas kasi ang daming mga kits for escape, no? Mm-hmm. Ang members ng TNC. Now for sayang yung Phobius. Napaka wise for that ng TNC kasi tinanggal nila yung Phobius considering na may mga dashes yung kanilang kits, which is pag ito nag-Brody, feeling ko pag ito nag-Brody, ay! Rob, basang-basa! Sabi ko na eh. Di ba? Kasi ang gagawin nila, tatago nila yung tank sa dulo, Bim. Mm-hmm. Sabi na kukunin muna may natin backline damage. Sabi nila dito, sige, magba-backline damage muna kami ha, using that Brody. Tapos ang front damage nila is itong tatlong unang hero. That is the Lunox, Benedetta, and Saber. Mm-hmm. Pero may comment dyan si Visitor, parang nabigyan niya ng isang mabilisan ha. Mm-hmm. Abay, bakit daw si Prof. D ang mukhang bata ngayon? Naabutan! Kahapon si Athena daw mukhang bata. Baka mag-hairpin ka na rin sana, Profi. Baka doon yung sikreto. Ay! Ayan o, si Profi talaga ko siya, may tinetext niya, ano pics kaya alam niya. Shara kay, Boss A. Yan si Boss A. Shara sa'yo, Boss David Gamboa. Now, here we go. The Ruby, bumabalik ang Ruby. Diba? Ruby, Cho, last pick for the side of Team Anarchy. Tank na to. Tank. Pwede pa ba mag-mage tank dito? Tingin mo, ano ba mage na natitira na pwedeng ipang-tank? Rafaela, pwede. Kasi nakakatakot yung lineup na meron yung Anarchy. Yung mga one-trick delete eh. Mm-hmm. So might as well, pwede naman maging support Lunox eh. Ito na, dito na sila aasa ng damage. Pero, Rafaela, pwede? Pwede. Feeling ko Rafaela talaga. Ay! Diyos ko! Dong! Feeling ko dong naisusulat eh. Naisusulat dong. Kasi nakita ko na to sa Anarchy eh. Sabi ko, ginamit nila to, yung kalaban nila, the other day. Nalimutan ko anong team yun, pero ginamit na nila yung sa dulo, pumipik sila ng mga ganyan. Pero balikan natin para sa drafting, para sa'yo, sino sa tingin mo yung mas lalamang? Ako, I would go after sa side ng TNC. TNC, bakit? TNC. Kasi kompletos rekado sila. They have the early coming from the damages from this Harley. Whereas for the late game, meron silang Ruby. Mm-hmm. Meron silang Cho na makakapag-split push. Ako, sige, I'll go for Anarchy. Diba? I'll go for Anarchy for now. Parang ayaw mo pa. Dahil ako talaga nag-draft na. Joke lang.
Para sa Anarchy, gusto ko yung mga new kids on the block. Eh, kung paano nabibigyan kasi ng moral yung mga yan pagka talaga nakakapagpakitang gilas. And hindi naman natin pwedeng itangge na itong mga teams na kasali dito, at sila na yung mga susunod na generations. Oo nga. Diba? Pagdating sa laban, here we go para sa ating game number one between TNG versus Anarchy. Titignan natin kung magbubunga nga ba, kasi sinabi na nga natin kanina, Prof. The Anarchy, wala pa silang naipapanalong series for the entire 3 days. So, ito na nga ba yung magtatapos doon sa kanilang losing streak? Oo nga eh. Alam mo, sa losing streak na yan, for sure naman, marami rin namang natutunan eh. Diba? Yung Anarchy. Now, they're going in for that aggressive play. Rapido! Ito, this guy, isa siya sa mga consistent pagdating sa paggamit ng tank. Ang kailangan lang niyang medyo bawasan minsan emotional clash. Tama ka dyan. Actually, yung si Rapidot, no, quick background lang, magaling din siya gumamit ng Johead. Yeah. So, with that, kaya talaga ang considering na Anarchy ang kakalabanin mo, tatanggalin mo na agad yung Johead kasi yung momentum na pwede niyang maibigay. So, after that, Prof. B, yung mga mastery nandyan na eh. Pero still, sinabi mo nga kanina, communication din ang kinakailangan. Yun ang magiging puhunan. Communication is the key. Kasi syempre, pag maganda ang communication nyo, yung paglapag ng skills or the layering of skills, eh pasok na pasok. This is a rotation, early rotation coming from the side ng Team TNC. Though wala silang potential kill, but they're going in for the kill. The knockup is there. The setup, the hot tank, and makakatakas lang naman. Etong si Yasuo backing away for the next minute. Sino ba sa tingin mo, Beam, yung kailangan mas maging agresibo? Actually, ang inaasahan natin, TNC, sila ang magiging agresibo. Why? Kasi I did mention they have this Harley. Pag Harley, matik, mangungulit yan. And speaking of that, tingnan mo, naka-pick off siya agad ng isa, samahan mo pa yung tropa nyo. Diba, nandoon din. Although pulahan, Rapidot would go for that. Pero ang ganda naman ng pag-jump na binibigay nga naman ng isang pakito. Alam mo yung binibiro mo yung boksingero? Tapos tinutod mo na tinutod. Tapos pag sinapa ka, mapapatras ka. Kasi nga maalala mo, boksingero pa rin din eh. Mainit talaga ang kamao. Sineseta pa na ng Anarchy ang kanilang pagong. There you go! The flying in triple sweep! Pero may nahagis nga ba siya yung turtle muna ang kanilang unang pinatumba. Like the final blow, bibitawa na nga rin. May pagbalasa-balasa at pagbato ng baraha. Pero wala pa naman natuldukan ng buhay sa kanila. Ngayon pa lang naman, si Losing Control or si Kosei, naligaw siya ng kanyang way. Mukhang meron pang isang mapepekto saan. Pero oops, wait lang. Wait a minute, Kaping, mainit. Pero yung clash na yon ay truly nag-rank up with Juicy Lemon. Swabe kasi nga no, yung pag-layer niya yung skills dito, the positioning. Kung hindi man namin nakuha yung maagang first blood, kukuha rin namin positioning. Yun ang ginawa dito na Anarchy getting the upper hand because of their position. Si Rafaela, yung kanyang healing galing as well is yung anti-boost technique. Yung kanyang palutay, no? Hindi na kailangan. Yung light of retribution, hindi na kailangan lumapit. Kasi parang ano yan eh, parang soul bloom ni Tamatilds yan eh. Hindi niya na kinakailangan lumapit. May babagsak na lang na bulalakaw, pang silip. Bulalakaw ba yun? Woo! Di ba Starlight of the Vision of the Thousand Troops? Tulad nito, eto si Control backing away at napapangiti nga naman si JMTC. Aabante na dito, medyo mainit. Ang Anarchy doing a great job. Yung mga fake aggressive moves nila, napapareact yung TNC. Now, nasa Psycho Melendez nila, and yung ikot nila, lawak ha. Tatlo, literal. Tren-trena, no? Talagang three-man death ball. Alam mo, Prof, hindi na to bago. Considering na meron silang Rafaela, yan at yan talaga ang role ng isang Rafaela. And yung sinabi mo kanina, yung pagkakait, magandang gawain yun, especially kapag mayroong turtle. Kung baga, i-jejebate mo lang sila na lumapit, tapos pag napalalim sila, tsaka mo susuntukin. Ay, ano lang, no? Micro. Micro. Oh, micronautics lang. Micronated. Bago na yun eh. Eh now, Light of Retribution na palabas. Etong si P. Ano ang full name ni P? Pigad. Si Pigad yan. Kala ko si Payabusa. Pero ito na nga dito, TAM. Pakakawalan na! Hindi siya makakaligtas. Hindi nakaligtas. Nakaligtas siya. May isang guhit pa. Tinimbang pero kulang. Tinan mo isang guhit na lang. Pero dahil nga naman dun sa kapilayan na yun,
still, TNC buhay na buhay pa rin naman. Getting that second turtle, but still look at the triple sweep. It will connect, losing control. Mawawala na talaga siya ng control dahil nabitawan niya na lang bigla. Tinitignan ko ano yung mga ganong exchange, eh somehow, eh, a decoy move. Diba? Palitan ng patay, pero as long as makuha mo isang objective or the bigger objective, mm-hmm. that is the turtle, eh lamang kayo. 1-1 hero plus the turtle, I'll go for the TNC that time. Punch! Kita mo naman, suntok after suntok, ang ano, ang pambansang kamao nagagalit para sa side dito ng TNC. Hindi talaga napipigilan yung pag-rank up ng mga players natin. Pero ha, Prof. B, masyadong disiplinado itong mga to. Calculated risk yung ginagawa na, yes, like that, oh, magko-commit sila only kapag kumplete tayo. And looking at it, mukhang ipupush na nga nila itong top lane. Ayan na nga yung pag-push na dito, may paghatak na. Nasa ng counter, go, shadow, kill sa mukha mismo ng mga miyembro ng Anarchy. The stun is there! Sinalo mismo ni Pig at umaatras siya. May kabilang banda. Hindi naman natin nakita, napit ang sarin ng kanilang saber. May kanya against Mr. Remark. Eh, dahil nga doon, mapipilitan na nga mag-back away nga ba sila dito, pero parang ipaglalaban na pa yata. Kaso yun nga lang, a little bit too late for that kasi tatlo yun. Ito nga yung sinasabi ko. 3-man death ball ang gustong pairalin ng Anarchy, which is talagang yun talaga ang technique eh. Sabi mo nga basang-basa, pero alam mo medyo mahirap kapag hindi mo maka-counter punch yung gantong type of setup. Yuh. The setup is there, the triple sweep as well. Power tower na negate using that shield. Alam kasi, ito yung sukat ni Trimartisi. Pwede ako sumuntok ng bahagya. Jab, chane, now lamang siya in terms of the movement ng kanilang minions. Dahil papunta na at almost pabasag na yung second turret sa baba dito ng Team Anarchy. Yasuo, nagre-react siya para sa side ng Team Anarchy. Now, open dito ang buff, pumepuesto ang Team TNC. Mas maganda sana kung setupan lang muna nila poke and later on, liko towards the turtle. Yung mga parang ano, pakait-kait, pang psycho lang, mm-hmm. right after getting one objective or kill, bigla silang lalanse, bigla silang lilihis getting that turtle. And speaking of which, tina mo, TNC and the rest of the gang, nandito na sila sa may turtle pit. Only to find out, yes, nakuha nga ni Chu yung kanyang objective, pero we are offended, will be committed as well. Light of the Retribution together with the Holy Baptism, kakasa at mapapatay na nga sa tigat in the process, mukhang may susundan pang isa. We're offended, kinumit niya na nga rin, pero napekto sa isang mabilisan na isang lunox. Pero tingnan mo nga naman yung the triple kill coming from Chu himself. Pero para makikipag 1v1 pa nga ba with the Great One, pero para naging 2v1, medyo in a bad situation si Trimartisi. And there you go, mag-disengage na lang din siya muna. Swabe yung mga pagbara, ano, balasa ng baraha dito ni Chu. On point, that is an early 5-0-0 around 7 minutes. And pumapatak ang momentum for the side ng Team TNC. Kaya pa naman ito balikan eh, mm-hmm. ng Anarchy. Pagka na-utilize nila, and tinitignan ko rin yung style ng pag-clash nila sa kaninang bakbakan, napalalim talaga sila. Pwede kasi pumikof tas alis eh, di ba? Mm-hmm. Then go back to the system kung paano nila kinokontrol yung kanika nilang linya. No, going in for the mid turret, kailangan nila unahan at nagmintes ang We Are Offended looking good with the Ugi Shadow Kill! Talaga nga naman sinasalulala lahat nga naman ng sama ng loob na binibigay ng mga miyembro ng TNC. May paghabol pa nga sila dito. Look at that Holy Baptism, kumonekta pa nga ba, pero parang hindi na nga yata. Double kill coming from Chu himself. Ito pa yung isa, napekto siya na nga si Yasuo. That is going to be a 3-to-non-trade, Prof. B. Pero parang bad situation pa yata ang kinahahat nandito para kay Havos. Pero si Free and dun sa may bandang gilid. Hindi, makakabakaw yan. Kids wise coming from the Benedetta. Huwag ka lang masyado maging greedy, pero may pagtusok na naman nagagawin. Pero alis na rin lang naman siya. Nakakatakot yung ganun sitwasyon. Pero good move yung ginawa ni Havos. Mm-hmm. Pinag-isip niya kung aakit siya o didiretso pa kanan. Ang ginawa dito ng TNC, eh nag-react sila, sabi, unahan na natin paharang. And then na Psycho Melendez ni X-Mod or that Havos, nakaligtas siya, pero mas kailangan mag-ingat dito ng Anarchy knowing na umaabante at walang planong magpahinga ang Team TNC. Basagan to rin sa baba, they're going in for the setup para sa turtle. Suntok
kada suntok, hindi na nila hinahayaan, huminga pa ng malalim. Alam mo, minsan kapag nasusuntok ka, di ba parang napipilala yun yung tagiliran mo, paghihinga ka, medyo masakit eh, at mahapde, magiging masalimuot na nga ang mga pangyayari dahil that is going to be the last turtle for this round at makukuha pa yun ng TNT. Ah, lahat, halos na nga, big objective. Tore, as of now, isa lang naman na lamang dito ng TNC. Pero still, that's a huge advantage para makapag-prowess sila later on paglabas ng Lord. Ang lamang naman ng Anarchy, pagdating sa tower positioning, buhay pa rin yung Tori nila sa gitna. Going in with a quad shadow kill. Tingnan natin na mahuhuli na, huli na. Etong kanilang Hayabusa as well as ang kanilang si Ruby. Sinalo na nga lahat si Jose, naligaw na naman siya. Ay. Look at that, Way of the Dragon ko connect si Awas, mabubuhay pa nga siya. Atong Flash will be committed at a shutdown for 2. Double kill, hinahabol siya dito ni Light. Pero nandoon naman sa likod si Yasuo. Sabi niya, teka, poprotektahan ko yung tropa ko. Pero eto na nga ba, magkakabakbakan pa. Yes, hahabol siya with that Order of Brilliance. Kukumit niya, pero makakaligtas din naman si Light. Given na meron din siyang immortality. Pero with that, Prof, binapansin mo hindi agad ma-burst ng isang lunok yung choke? Wala pa kasi sa ano eh. Wala pa kasi siyang ganong kalagandang item. And that is still a tank show, di ba? Though wala kang item and na tank show, may iba siyang pinagpupuruan dito. Or may napinupuruhan. Yung Hayabusa, ang ganda ng huli dito ni Rapidot. Mm-hmm. Akala ko shadow kill, alis. Walang ganon, sabi ni Rapidot. Isang pindot ka lang, automatic naglaho ang kanilang Hayabusa. Ang ginawa naman ng TNC, once na nakuha yung kanilang CP or that Hayabusa, sumunod-sunod yung laban. Ayan, look at that, di ba? Umasok sila, trying to burst one of the hero. Pag jump in, sinabayan ng triple sweep. Ganon kabilis pumindot. Now, Yasuo, lahat ng na-late sa klase, sinusundo na niya. As well as si X-Mode or that Havos, ang ganda ng cleanup nila. Alam mo kaya nga pangalan niya Rapidot eh. Oh. Rapid pumindot. Ay, oo nga. Pabilisan talaga. Pagaling ang pumindot to, tsaka pumahid sa kanilang mga cellphone eh. Kinakailangan kasing ganun, Prof. Yung kumaga yung mga quick reflexes, alam mo naman kami mga FPS players, ganun dapat. Parang di naman. Pag may narinig kang footstep, bakbakan agad. Parang malakas lang ang tili mo pag nagkaroon ng barilan, pero wala ka naman, napapatay. Tingnan natin, 12-8 ang ating score. Grabe, talagang hindi napapagalaw dito sa upuan si Mr. Santi sa likod ng camera. Aabante na naman ang Team Anarchy. May pagsuong din ang TNC. Babanggain na ata nila. If ever papasok tong Anarchy, handa ang TNC sa gera. Eto na, Rapidot, checking the bush, going in. Si Lucin Control, sabi niya, time freeze lang. Time freeze lang muna, guys. Pakiramdaman po. And the Lord Dance, mag-uumpisa na. Pero parang may naligaw yata ng ligang pinasok. Si Palaboy, si binabakbak doon sa may bandang baba. 1v1 situation, si Tilly Martizi nalayo sa kanyang mga tropa. Pero eto na nga pala, going for that wraparound. Pero napagtuunan siya ng pansin na lahat. And a mega kill coming from Havos himself. Tilly Martizi, ba't ka pumasok doon? Sabi niya kasi kaya niyo ata madaliin ng Lord. Kasi minadaliin din siya ng Anarchy. Nagigigil na ang Team Anarchy. Pumepwesto na sila sa Lord. They have the numbers against a one down man for TNC, pero sinesecure muna nila etong orange map. Mag-uumpisa ulit ang sayawan for the next 20 seconds. Havos dealing a good escape para ma-proc lang ang deadly magic trick, and now Saber's down. Kaso ito pala yung trick na gusto na lang i-pull out. Woo! Look at that, dahil mawawaya na nga si Prince or that Hayabusa. Wala silang masyadong damage coming from this Anarchy in a bad situation as of now, pero may pantag coming from Havos. Walang buhay, with that phantom execution, pero hindi naman didikit, at yun na nga yung kanyang holy baptism, kumonekta na rin. Napakapit din ako dahil akala ko makaka-back up ng isang maganda si Havos, pero sabi ng ano Team TNC, hindi, dikit-dikit lang kami, tuloy-tuloy lang kami dito. Now that is an open opportunity. With that, nag-rank up din ng TNC. The Lord Take is brought to you by Juicy Lemon. Man sala sa Juicy Lemon, Lodi. Magsalang tunay dahil ngayon 6 man nila. Ito na nagmamarch ha. Ito Prof B, oh. Considering na TNC, andun na yung damage eh. Rapidot, maganda yung performance as of now. Pero do you think dapat ba si Havos mag-split push na lang?
I believe yes. May part doon. And kailangan din pumusisyon ng isang maganda ni Sensui, which yung nawawala at nirelegated sa kanya. T.A.M. Pinrock, inabsorb lang lahat ng Cho. Yung damage na pwedeng ibato dito ni Mr. Sensui, kailangan mo na ilabas yung mga pitong katauhan mo dito. Try to dodge all that deadly magic trick. Nahuli na rin. Then we go for that Lord Steel. They're able to take down that turret onto the top lane. Most likely ang ginawa ni Havos dun sa baba, nag-buy time lang din siya. Pinul niya yung mga members ng TNC para hindi sila fully committed doon sa nagmamarcha ng Lord, which is onto the top lane. And because of that, they were able to clear the wave. Pero eto na nga, makakapag-wave wave pa ba? Knowing na deadly magic trick sa'yo, binigay na nga. Sensui mamamatay in that process together with Light as well. That would be a 2-1 trade, pero hindi pa rin nagtatapos ang pagsuntok at pagbangas ng TNC. Yung mga minion waves nila tumatawid pa rin. Yun nga eh. Now, nahihirapan ang Anarchy dito trying to defend kasi yung clear wave potential nila dito nang gagaling kay Flint. Eh, hindi rin naman ganun kalakas eh, di ba? Yung kanya mga umiikot na flying away of the shuriken of the pumping bonanza. Eto na, tumatakas na rin si Havos umatras trying to go for a poke. Si P, medyo makati. Aatras muna ulit ang TNC. They have two options. Pwede na puwersain ng gitna, pwede mamain ng baba. Tama ka dyan. Kaso yun na nga lang, Prof. Medyo ano din eh. For that, yung mga spinning wheel of the thousand troops ni Prince, nandyan pa rin naman. Alam mo, proper delegation din when it comes to the skills na kinakailangan nila. And for that, when we say proper execution, sino ba ang kinakailangan mag-rise up? Meron silang lunox eh. So, kinakailangan lang nito ni Yasuo, tamang positioning. Plus, this Sensui, given na KDA ng ating Brody as of now is 1-5-7. Meaning to say, medyo tagilid ang bapor ng pwestuhan ng isang Brody. Hindi rin siya kasi maka-free hit eh. Mm-hmm. Dahil yung inaasahan nating tank. Item check nga tayo, kamusta ba yung items dito ni Rafaela? Siya ang iniisip ko magiging tank. Yes, Rafaela is the tank right now. Asa ang problema, hindi rin makaposition yung Brody na getting the defensive item. Gusto niya na pwede siya makipagmamaan. Mm-hmm. I love the idea kung paano nagkakaroon ng hybrid build ang isang si Sensui. Kailangan lang din eto ni Yasuo, ma-burst yung dapat ma-burst dito. Dalawa kasi, I mean, dalawa yung iniilagan dito ni Mr. Sensui. Mm-hmm. That is that si Hayabusa as well as itong si Cho, yung kanyang Harley. And ang hirap i-dodge niyan. Diba? Kasi hindi mo alam kung saan manggagaling, pwedeng sa gilid. Knowing Harley pa ni Cho, standing with a 915, magandang laruan niya talaga, sobra. Kumbaga kasi as the Brody, ikaw yung kinakailangan mag-rank up. But then again, dalawa ang nakatik-tik sa'yo. Mm. Diba? Andyan yung Hayabusa, pwedeng pumunta sa backlines. The same thing with Ju or this Harley na parang anytime, any minute, pwede kang pasukin with that space escape. Naririnig natin yung mga kabasa-dibdib ng mga fans dito ng Team Anarchy. Tug-dug, tug-dug, diba? And let's see, nagkaroon lang tayo ng bahagyang technical pause. Sabi kasi, time out! May na-DC. na-DC lang. Hindi, pulbos lang. Sila. Alam mo naman sa pulbos eh. Siyempre, pagka nagkaroon ng timeout, tapos nagkaroon ng konting lag, huddle tayo, isang mabilis. Pag-uusapan nila ni Coach Rob. Baka magaganan sila. Yung pupombyang silang ganun. Ay, oh, yung pombyang bunansang panalo. Oh. Diba? Comeback in 3. 1, 2, 3, comeback! Tapos biglang unpost. Unpost. De, pero ito na, going back kasi masyado rin mainit yung ating comment section. If you haven't shared the stream yet, i-share nyo na yan para sa chance na manalo ng 570 dias. At ito na nga, yung mga kaganapan currently for this round 1, Prof. Yung sinasabi ko kanina, hindi pa naman totally parang sobrang matatalo na yung Anarchy. Rather, they still have the Lunox. Mm-hmm. So, kinakailangan lang ng proper positioning, proper execution of the skills. Lunox, meron naman yan pang takas eh. Pwede siya mag-ultimate out, diba, if ever things gets worse. And again, for that Sensui or yung Brody na makapwesto, paano mangyayari yun? Pwede namang pag nag-commit, pumasok yung mga miyembro ng TNC and the rest of the gang, nakahantabay lang naman yung Holy Baptism na meron ang isang Rafaela. And I believe dalawang beses naman nila yung nagawa kanina. Ay, medyo ang sinasabi natin dito, in layman's term.
picks namin. Parang di naman. Ang alam mo nga lang, halos talo pa eh. Now going back into our game, 16-11. Ang ating score, 17 minutes into the game. Inaabangan ko lang ang Lord for the next 5 seconds. Napapakamot na si Vegeta sa likod ng camera. Hindi nila alam kung paano sila pepuwersa pabalik para magkaroon ng comeback. Early positioning ang ginawa dito ng TNC. Talagang hindi na nga nila inantay pa yung Anarchy and the rest of the gang na pwestuhan nga naman itong Lord area. Knowing na this is a level 2 Lord, still a luminous one, so hindi pwedeng ito yung mga bagay na hindi mo dapat ipamigay. Rapidot, nauna na siyang sumili, pero yung mga tropa niya naliligaw pa, nag-aantay kung sino yung una mag-commit, pero ang ganda ng pwesto ni Light, nagtatago lang siya dun sa may bandang taas. Ay, eto na, mataan sila dito ng TNC. Kaya kailangan medyo magbago sila ng galawan, sabi kasi ng TNC. Nakita na namin kayo. Wait and see kung paano namin kayo babalagbagayin. Rapido doing a great job trying to check yung entry point nila. Good move. At sino mo naman, napapareak ang TNC. Alam nila nandito tayo, pre. Trying to bait etong si L. Nakakaramdam si Rapido. And this is a fake Lord lang. Ang ginagawa nila, they're taking their time. Poke lang to. Hindi, wala silang balak lumaban sa Lord. Ang ginawa ni Xbot or the Havos, sinunod yung binanggit mo kanina, go for the split push, and backup, bandang likod siya manggagaling. Eto na ang istorya, abante si Havos, hinahanap niya yung pwede niyang bakbakin dito, going in attack. Pero eto na nga, ang unang naispatan na nga doon, puy, namatay na agad si Trimartiz, hindi na siya nakapag-survive doon. At ipit din ng apat proc ang immortality ni Light, pero hahabol pa nga ba sila, mukhang ma-perfect kasi nga siya na isa. The good thing is, nakapag-mamba out siya with that. Pero, Prof. B, mumunti ka na maging dalawa ang pinga sa side ng TNC. Pero considering na kailangan pa mag-recon or mag-regen ng buhay nitong Cho, which is their tank, that gave the time for Anarchy na para mamain na yung board. Ang ganda kasi ng ginawa dito ni Havos eh. Talagang hinantay niya yung perfect point na mag-react yung Hayabusa. Kaya lumaban sila ng 4 versus 5. And miscommunication, I believe, from Cho as well as si Chu. Harley and Cho, yun na nga lang. Harley and Cho, nagkaroon sila ng miscom kasi the moment na sinipa, dun nakakasin deadly magic, hindi niya tinamaan nung full stacks baraha niya. Natunaw naman agad ng TNC, yung Panginoon or that Lord na kumakampi dito sa Anarchy. Now, aabante ang TNC. Next story dito, paano dedepensahan ng Anarchy? Medyo nanghinayang ako dun sa Lord na yung kanina kasi alam mo, yun na sana yung momentum na inaantay natin para sa side ng Anarchy. Medyo ano eh, parang Anarchy, hindi na nila hinayaan na tumawid pa sa river eh. Rather, talagang sinuntok na nila harap-harapan. At sige, pagsuntok, buwang may mabibigyan na naman ng isang mabilisan, pero parang hindi naman din matutuldukan. So, on to the bottom lane, delikado na yung inhibitor turret nila. Mawawala na nga to, and look at the Holy Baptism, kukonekta sa dalawa. Mapapatumba si Prince, at ano na nga ba nangyari sa kanya? TM, kukonekta, pero hindi naman magiging masalimuot ang mangyayari sa mga miyembro ng TNC. Makakapag-backwave sila, pero may panjab, knockout-strike, ibibigay, wave the drop. Dragon kumonekta si Sensui, nag-bye-bye na. Ang efforts nilang mga TNC. Nakita natin dito, no? Extended team fight pwedeng ibigay ng Anarchy dahil may healing galing sila. TNC, pwede rin nilang sabayan dahil nakakapag-sustain etong Surubi. Going in for the front line, absorb a lot of damage, and babalik lang ang buhay niya. Sitting on that 1-4-13, plus the Festival of Blood, Husklaw, Endless Battle, tapos War Axe. The stacks is there, tapos dalawang defensive items. Haibo ka talaga niyan. Pwede ka mag-absorb. The knock-up is there. The kick right in front of the Anarchy. Sinasalo na nga lang nila lahat. Mumunti ka na naman mamatay yung show natin dito, pero hindi pa rin sila nagkakabitawan. Losing control. Completely dominating kung sino man yung nasa harapan. Targang pinapauwi niya na nga at mapipili na rin umuwi si Havos. And with that, love is an open door para sa Anarchy dahil lahat ng kanilang inhibitor turrets ay napingas na. Even yung mga jungle camps, hindi hinahayaan ng TNC na mapunta rin sa Anarchy. Right now, Prof. B, ano pa nga ba ang comeback chances na kinakailangan gawin ng Anarchy? Kailangan ilabanan nila itong Lord. Itong next Lord na to, do or die na to. Pagka na-steam nila, pwede silang makachansa na ma-close to ng TNC kasi ang hirap ng wave clear potential eh, ng Anarchy. Pepweso sila, and this is a 5-man rotation. They're trying to hunt at least one hero dito. Ito na nga!
na triple sweep nga naman sa mukha, pero napektusan din na isang mabilis, ang knockout strike, yung kokomit ng araw, may pagsulat-sulat ng baraha, coming from Chu. Pero yun na nga, nabigyan din ng isa si Chu. Oh no, losing control. Andito na, babaka pa na ngayong mga tropa niya, pero naliligaw yata si Fritz, going for that barely hanging on, at matutuldukan na rin ang kanyang buhay. 1-1 ang pitasan na naganap, Prof. At dahil doon, ha, medyo magiging kind of a balance tayo once na mayroon nga magko-commit sa Lord. Kasi knowing na 40 seconds, galing pa sa magkabilang base rin itong dalawang to, eh. Whew! Alam mo, hindi ko alam kung paano pababalik ang Anarchy sa ganitong sitwasyon. Si Havos, wala siyang wala siyang retry. Pero electo final blow just to steal that Lord. Malitan chance, ha? Pero kakapit ka na lang, you know, sa huling palo or kung paano mo mananakaw. Oh, timing talaga. Brody, kasi ramdam ko hindi siya makakapwesto, eh. Ang hirap kasi kahit sabihin mong nag-build siya ng mga defensive items. Kung titingnan mo, dalawa yan, eh, na target lock sa'yo. Hindi ka talaga makaka-out agad. Knowing na meron ka ring retribution, wala ka means of survivability. Even Brody, meron na rin siyang immortality. Pero nag-cooldown na ba yung immortality niya? Parang hindi pa rin yata, eh. Hindi pa. Ito na, this might be the final fight. They're trying to go for a contest. Rapido, giving a lot of vision, information as well for the team side. Ito na, Anarchy! Pero from the backline, tingnan mo nga naman yung inaantay mo nga kanina, Prof. Boom! Sabi mo, hindi ko kakayanin. Havos is doing it. Plus, Brody or this Sensui, nakapitas pa ng isa sa matalang si Trimar. Sabi niya, ito yung kinakailangan kong bigyan ng isa. Nag-proc ang immortality, pero siya na lang ang naiwang mag-isa doon sa kanyang mga tropa. Talagang nag-rack up ang Anarchy with that skirmish doon sa may Lord Pit. At mukhang makakambak na yata nila. Ito nga yung comeback. Yung Lord isinugal nila, and sabi nga dito ni Santi or ni Lan Santi, walang nananalo ng hindi sumusugal. Umabati ang Enhanced Lord, Basay Cantore, Rob Luna, asa ka na? Nagpapalakpakan na the rest of the gang dito ng Team Anarchy. Basag at focus fire! Game 1 goes for the side ng Team Anarchy! Oh, chill lang! Uy, siging Badger! Sabi niya, sabi sa inyo, eh, Lord lang, sumigwi lang ako dong! Ako bahala dito! Okay, tama yung Rob, sabi dito, oh, I got you! Ayan, nakaingang malalim ka mukha ni Coach tawag dito ni Kevin. ito nasa left side. Ayan o. Woo! Grabe, yung pinakitang performance ng dalawang kupunan, timing lang pala yung hinihintay dito ng Team Anarchy getting the game number 1.